sa inyong lahat, mga lodi. Happy New Year 2022. Kung inyong napansin, Dudi ang tawag ko sa lahat ng mga subscribers ko, sa mga viewers ko. Kasi hindi ako yung guys person eh. Hindi bagay sa akin ang guys eh. Sinubukan ko na yan. Parang kaya ko rin naman pigkasin, pero parang kasiwa ako. Hindi lang ako sanay sa guys. Guys, has it got something to do with age? With age or ano? Pero, sa mga nakarang episodes ko, I already have 32 episodes. Nireview ko yung mga comments nyo sa ating comments, sa comment section ng bawat episode. Yung at random na tawag nyo sa akin ay Lodi. So, ibabalik ko po sa inyo yung pangalan na yun. Kung Lodi ang tawag nyo sa akin, sa totoo lang, kayo ang tunay kong Lodi. Dahil sa pagpasok ng bagong taong 2023, ang taon ngayon ay Year of the Water Rabbit. So, panibagong pakikibaka sa buhay, panibagong pag-asa, yung we're hoping na isang araw, isa-isang iglap, biglang magbabago ang ating buhay. Nangyayari yun kasi ito ay mangyayari sa pamamagitan ng yung mindset natin. Yung may mga bagay tayong dapat baguhin, halimbawa, yung iwasan natin yung mga negative words. Words are very powerful kasi yung set of, yung paradigm shift ba na tinatawag na from negative words to positive words. Yung mga positive words like, basta alam niyo yun, yung siguro pwede tayong maglista, pwede tayong maglista ng mga ito negative na kailangan iwagse, ito mga positive words na kailangan natin maging laman ng mindset natin para magkaroon ng pagbabago yung buhay natin. So anyway, yaman ni lamang na nagbumati ako sa inyo ng Happy New Year, Brand New Year 2023. And then we're looking forward to a better year, to the next how many days? 360 or 358 days. Ang ating pag-uusapan ngayon, babalik po tayo sa paghahalaman. Ang ating pag-uusapan ngayon, kanina sinabi ko yung magkaroon ng pagbabago yung buhay natin, pumasok yung swerte sa atin. Pag-uusapan natin ngayon ang halaman na isa sa considered na pinakamaswerte, magbibigay ng swerte sa atin sa taong ito. Ito ay walang iba kundi ang Philodendron Lemon Lime. Yun. Matagal na akong may alaga nito. Matagal ko ng alaga ito. Ngayon ko lang, recently ko lang nalaman na ang pangalan nito ay Philodendron Lemon Lime. Isa ito sa mga apat na masuswerte halaman na kailangan magkaroon tayo sa taong 2023. Kung mapapansin natin, lime siya. Iba ang kulay. Lemon lime, iba ang kulay niya, bright siya. Ngayon, paano natin mapapalago ng ganito kalago? Kasi may nakita ako eh. Ayoko maano eh. Kapitbahay or somewhere else. Ang Philodendron Lemon Lime ay hindi siya tinatanim. Or pwede rin itanim under a tree para meron siyang gapangan or meron siyang yung the trunk of the tree pwedeng gapangan. Pero ang medyo negative or ang setback nun ay madalang ang dahon niya. So hindi mo siya masyadong ma-appreciate. Hindi mo siya masyadong hahangaan kasi madalang ang dahon. Unlike this one, oh. But of course, kaya malago naman ito dahil matagal na rin itong nakatanim eh. And still, exposed to ito sa sunlight talaga. Kaya malago. At isa pa, may isa akong tip sa inyo kung paano ito mapapalago, kung paano ito mapaparami. Mamaya, magtatanim tayo. Gaya ng sabi ko kanina, kaya natin mapalago ang Philodendron Lemon Lime. Kasi yung sinasabi ko kanina na madalang ang dahon,
parang, di ba, parang sabi, ay, pwede pa natin magpaganda. Pwede pa natin, halimbawa, may ganing tayo. So, itatanim natin siya sa isang lugar na plenty of sunlight para yung dahon niya. Or, siguro, isa rin sa mga makakatulong sa kanya para lumago ang dahon ay the soil, and then the taking care of itself of the plant. So, mamaya, sasabihin niyo sa inyo kung paano pagpalago nito. Or paano halimbawa, mapaparami yun. Kasi may napanood akong video. Yung halimbawa, kailangan talaga siya ng ano eh, yung pwede niyang gapangan eh. Kung halimbawa, hindi man siya itatanim under a tree, yung meron tayong pool, kagaya nito, ito yung pool, binalutan ko ito ng yung lumang t-shirt, binalat ko sa kanya para pag maano na siya, kasi may tendency siyang mag-ano, bumaba o. Oh. Actually, umabot na siya dun sa, lumagpas na siya dun sa pool na pinrovide ko sa kanya, kaya gumaganyan na. So, ang tendency niyan ay i-transfer na. How do you do this? How do you do that? How do you transfer it? Medyo may danger sa akin yung halimbawa. Ang nakuha kong alternative or kasi normally, 'di ba? Paano mo siya i-transfer? Puputulin mo na pag mahaba, 'di ba? Kaya lang there was a time na ginawa ko 'yan. Parang naapektuhan, hindi siya lumago. I don't remember exactly kung namatay siya. So, ang alternative na ginagawa ko, halimbawa ito, masyado nang sumubra na sa pole, di ba? Lumalaylay na. Ang ginagawa ko, pinuputol ko yung yung talulot niya, tatawag ba talulot? Basta yung young leaf niya, kung ano yung pinag-aanohan niya, pinuputol ko yan. Kung ang plano ko ay i-transfer na siya or makapag-propagate na ako ng mga panibago, ang ginagawa ko, puputulin ko na siya dito. Oh, puputulin ko na siya yung dahon niya so that 1 month later, magkakaroon na ng panibagong suloy or shoot dito sa bawat dito sa may mga sa pagitan ng nodes, saka ko siya ita-transfer. Actually, yun yung pinakang ano ng episode na ito. Kung halimbawa, ano yung better alternative kaysa dun sa ito mismo puputulin mo dito sa may node, ipuputulin mo sa dito para ma-transfer mo, para kasi, di ba, halimbawa, lumagpas na nga siya sa pole. Ang better alternative niyan ay puputulin mo dito and wait for 1 month bago siya magkaroon ng, kagaya nito, oh. Meron na siya, oh. Meron na siyang panibago. Kasi, pinutol ko ito a month ago. So, after 1 month, pwede mo na siyang i-transfer. Kasi, nakakasiguro pa na hindi ka hindi ka mag-aalangan na yung pinutol mong halimbawa ito na hindi mo siya ididiretso mo pa agad siya tanim ay magkakaroon ng ito kagaya nito pag pinutol natin pag itinanim natin ito dire-diretso to kasi meron ng panibago kagaya nito ito magkakaroon tayo ng may binili akong panibago para magkaroon siya ng oo. Halimbawa ito, paano natin mapaparami ito? Lalagyan ko ito ng yung pool kanina. Tapos, bukod dito, para makapal siya, lumago, kukuha din ako dito nung tinanggalan ko ng ito. Para pag nagsipag-down na siya, makapal siya, maganda siyang tingnan para sa loob ng bahay. Ito, mag-ano na tayo, i-transfer na natin sa panibagong paso. So, pag
nag-transfer na ako nito. Ito for lucky charm ito for 2023 ha. Hopefully may ano natin ito, magamit natin to for the whole 2023. And parang ito yung magiging plant of the year natin. Marami pang ibang maswerteng plants ngayon, pero i-consider natin to as our lucky plant for this year. Ngayon, lalagyan ko na siya ng pole. Ito. Tatanggalin ko siya. Itong pinagtanim ako nito, pansamantala lang naman ito eh. Ito. Pwede ko naman siyang sirain or hindi ko na masyado. Kaya ang ginagawa ko, pag nakikita kong sobra na sila sa ano, tinatanggalan ko na nito para makontrol na rin. Otherwise, pag halimbawa meron na, tapos hindi mo pa naasikaso, kaya ito yung ginawa ko eh. O tinransfer ko na dito. Kaso napahaba naman, nawala akong na masyadong na-provide na gabangan. Dahil iniisip ko, temporary din lang. So it turned out na after siguro mga 7 months na ito, it turned out na 2023 pala ay magiging lucky plant ito. Actually, swerte nga yun dahil kahapon ko sana balak na mag-taping ito. Kaso talagang every now and then, umuubos ang ulan eh. So, swerte na ngayong araw na ito napakaliwalas. Yun nga lang, mahangin. Pero, blessing na rin yan, diba? Yung mga ganong bagay na ayan, naputol. O, sa sobrang haba, naputol. Pero, anyway ha, diba sabi ko, ito yung sinasabi ko na napanood kong vlog na linalagyan ng kandila dito to protect it against intrusion of virus. Yung mga marama na ang tendency ay mabulok hanggang sa maapektuhan yung pagtubo niya. Pero this time, medyo eksperimento natin ito. So, bali tatlo ang mangyayari nito. Itutusok ko ito and then yung pinakang source niya, itatanim ko din. At the same time, kukuha ako rito para for the whole year 2023, makikita natin na malago siya. Kasi di ba, magkakaroon ng positive aura sa atin yung nakita natin na yung tanim natin, lumalago ang buhay natin. Kung may negosyo tayo, lumalago ang negosyo natin. So, that's one way of doing positive things in our life. Doing things, thinking things na positive. Ang importante kasi ngayon sa episode na ito ay mai-transfer siya or maitanim siya sa panibagong paso para magkaroon ka ng panibagong yung parang yung halimbawa pagpasok ng taon may inaasahan ka, you're looking forward to something, you're hoping for something good will come at the end of the year or at the end of the day, para lagi kita yung forward-looking. Iwasan na natin yung puro tayo reklamo. Always, let's always count our blessings no matter how small. At saka ano, yung pagbangon mo sa araw, pagbangon sa umaga, yung lagi kang nakangiti at lagi kang masaya. Ito na, buo na siya. Ngayon, ilalagay ko sa gitna ang pole. Tatanggalan ko ng dahon. Ito medyo, pero positive lang tayo ha. Medyo risk to dahil yung sabi ko nga kanina, wala akong pinatulong kandila. So, hoping na magsusurvive siya na na lalago siya within the year. Madali lang naman to, hindi naman siguro in 2 months or 3 months makaka-recover na ito. Hindi na ako bumili nung sinasabi nilang coconut peat, iba dito. Parang ang katuwiran ko kasi, when you're creating nature, hindi naman kailangan expensive eh. Hindi naman kailangan everything bibiliin. So,
pinalibot ko rito sa pole na kawayan ay yung used clothing na talagang hindi napapakinabangan. Kasi ang importante lang naman doon, may makakapitan yung ugat nitong Philodendron Lemon Lime. So, gugupit na ako dito ng isa. Ito yung sinasabi ko. 1 month na itong pinutol ko. So, meron na siyang hindi na siya, medyo wala nang risk, wala na siyang masyadong risk na mangyayari na magsasacrifice ka. Kasi ito, pinutol ko yun, tapos ito na panibago na. So, itatanim ko ito, magiging 3 na sila, so that, halimbawa, in case something happens, yung isa hindi mabuhay, at least may 2. And then, pag malago na uli, putol na lang ng putol para dumami, para lumago. Ito na siya ngayon, ganda. Oh. Maganda, 'di ba? Hello. 3 'yan. Kaya pag ganitong gumawa ka ng puro, 'wag lang isa. At least 3 dapat para pag kumapang na sila dito sa puro, makapal ang niya, malago ang dahon niya. Hindi lang sa isang side meron. Yung at least 3 sides equal yung distribution ng dahon niya. For this episode, sana nagustuhan nyo ang ating presentation ngayon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Naway, sa taong itong 2023, nabalita ako maraming mga nagsasabing mga manghuhula na magiging maluwag daw ang pera sa ating mga kamay ngayon. Maluwag ang pagdating ng pera sa atin. So, dahil dyan sa magandang forecast na yan, sana magtuloy-tuloy ang pagpasok, pag-positive tayo sa lahat ng bagay. Laging magpasalamat sa mga biyaya, kunti man o malaki, na natatanggap natin sa araw-araw. So, marami pong salamat sa mga subscribers ko at sa mga viewers ng ating YouTube channel. Bye.